alimango. Tumakbo siya dito. Ang alimango ay naipit sa ilalim ng isang bato. Tinulungan niya ito. Kinuha niya ang alimango upang suriin itong mabuti. Ngunit ang alimango ay lumingon at ipinakita ang pasasalamat sa kanya. Nakita niyang cute ang alimango. At nais itong panatilihin bilang isang alagang hayop. Mahal din ng alimango ang may-ari nito. Hawak niya ang alimango at tumakbo pabalik sa bahay. Sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa alimango. Ngunit abala siya sa kanyang eksperimento. Na hindi man lang siya nakinig. Habang ang kanyang ama ay heading. Lumusat si Melissa sa kanyang lab. Ninakaw niya ang isang prutas na nagsilbing sample ng isang eksperimento. Nang bumalik ang kanyang tatay, mabilis siyang tumakbo doon. Ibinigay ni Melissa ang nakaw na prutas sa alimango. Kinuha nito ang prutas at kinain ito. Hindi nagtagal natapos ng merienda ang alimango. Melissa ay medyo masaya tungkol dito. Nagpakita muli ang alimango ng pasasalamat nito sa kanya. Dalawang buwan ang lumipas. Napansin ang tatay ni Melissa na nawawala ang mga prutas sa puno. Habang ang ina ni Melissa ay naghuhugas ng damit. Nakita niya ang alimango. Natakot, at tumawag para sa tulong. Narinig ang hiyawan ng kanyang asawa, sinira ng ama ni Melissa ang isang maliit na botelya. Dahil nagmamadali siyang suriin siya, hindi niya nilinis ang kalat. Nakita ang tanawin. Melissa's dad told her that it was just a crab. Biglang sumigaw ang mommy ni Melissa. Nakakita ka na ba ng isang crab na ganito kalaki? Tahimik na umalis ang alimango. At pumunta sa kwarto ni Melissa. Masaya niyang kinain ang mga prutas na eksperimento. Pagkatapos, sumabog ang mga kemikal mula sa vial na tatay ni Melissa. Parehong nagulat si na Melissa at ang alimango. Ang pagsabog ay pumatay sa kanyang ama at ina. Si Melissa lang ang iniiwan sa alimango. 10 taon na mabilis na dumaan. Si Melissa ay nanirahan pa rin sa matandang bahay. At ang alimango ang laki ng truck. Hindi na niya ito napakain. Kaya't ang alimango ay kailangang maghanap ng mismong pagkain. Pumunta ito sa bukid na malapit. Nag-drill ng isang malaking butas sa dingding. At kumuha ng baka pabalik. Kinabukasan, dumating ang may-ari ng sakahan. At nalaman na nawawala ang baka. Kasama ang dugo sa labas. Tumawag siya para sa pulis. Dumating ang pulisya sa lugar na pinangyarihan. At nagulat ng butas. Ang kakatuwang mga yapak. At pati na rin ang higanteng pangil. Nagpa siya silang humingi ng tulong mula sa isang biologist, si Sheriff. Matapos maimbestigahan ang eksena. At sigurado na ito ay isang alimango. Sinundan niya ang mga yapak nito patungo sa kagubatan. At binawi ng nasaksihan niya roon. Natuklasan niya ang maraming mga itlog ng alimango. At malalaking shell ng alimango na kasing laki ng gulong. Kinilabutan siya. Kinuha niya ang lakas ng loob na pagmasdan ito ng mabuti. Ilang libra ng karne ang maaari mong makuha mula sa alimango na ito. Habang iniisip pa rin niya kung gagawin niyang sopas ang crab na ito o hindi. Isang babaeng tinutok siya ng baril. Sinabi sa kanya na ang lugar na ito ay kanya. At kailangan niyang lumabas kaagad. Hindi maganda para sa kanya ang sitwasyon. Nagpa siya si Sheriff na umalis na. Nang gabing iyon, isang batang babae ay naglalakad sa daan. Huminto si Mark. At inalok siya ng pagsakay. Sumang-ayon ang batang babae. Iniisip na siya ay magiging mabuting tao. Hinatid siya ni Mark sa gubat. At nagsimulang lumabag sa kanya. Sinampal ng dalaga si Mark. At iniwan ang sasakyan. Mark was mad. At nagpunta upang habulin siya. Ngunit may pumipigil sa paa niya. Nang siya ay bumangon. Sinubukan niyang itaboy ang mga ito. Ngunit hindi lamang sila hindi natatakot. Inaatake din nila siya. Kinilabutan si Daisy. Matapos masaksihan ang pagpatay sa alimango kay Mark. Tumakbo siya sa kalsada. At sa kabutihang palad, isang lalaking nagmamaneho. Ay naisave sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa nangyari. Ngunit inakala ng lalaki na ito ay isang biro. Siya ay nag-crush ng isang bungkos ng mga crab sa kalsada. Biglang, isang higanteng alimango ang pumunta sa kanya. Pinindot niya ang preno. Nag-drive pa atras. Hanggang sa marating niya ang isang patas na distansya. At pagkatapos ay diretso siyang gumala sa halimaw. Ang crab ay nakatayo sa harap ng mga bangkay ng iba pang alimango. Napasigaw ito sa sakit. Matapos makatakas mula sa alimango, ang dalawa ay nagtungo sa bar ng bayan. Sinabi nila sa mga tao ang tungkol sa killer crab. Nasa bar din si Sheriff.
Naintindihan naman niya pagkatapos na ang shell na nakita niya kanina ay mula sa alimango na ito. Sinabi niya sa lalaki na akayin siya sa gubat. Nang dumating ang dalawa, ang alimango ay nang itlog. Hindi napansin ng alimango na mayroong mga tao sa paligid. Umalis ito matapos itabi ang lahat ng mga itlog. Pagkatapos, nakilala nila ang isang babaeng nagngangalang Mo. Itinuro niya ang kanyang baril sa mga itlog. At binaril silang lahat. Ang lahat ng mga itlog ay pinaghiwa-hiwalay. Ngunit narinig ng alimango ang mga ingay ng baril. Pagkakita ng mga itlog nito ay nawasak. Galit na galit ang alimango. Pinutol nito ang braso ni Mo. Sa wakas ay natakot si Mo ng alimango. Tumakbo siya pabalik sa kanyang bahay. Ngunit ang crab ay nawasak ang kanyang bahay kasama ang mga pincer nito. Inuyad nito ang mga higanteng pincer nito sa kanya. At si Mo ay napatay sa lugar. Pagkatapos nito, dumating ang pulisya upang siyasatin. Dumating sila sa gubat. Ngunit ang nakita lamang nila ay isang batang babae na may baril. Kailangan nilang umalis dahil sa walang ebidensya. Nang gabing iyon, muli silang dumating. At nakita ang batang babae na sumasayaw sa tabing ilog. Naghinala sila sa kanya. At nais na dalhin siya sa istasyon ng pulisya. Lumaban ang dalaga at iyon. Pinalakas ang kanilang hinala. Dadalhin nila siya sa istasyon sa pamamagitan ng lakas. Nakita ito ng alimango. Sumugod ito upang iligtas siya. Nang tinulak na siya nito sa sasakyan, dumating ang alimango. At hinarang ang kanyang daan. Nakikita ang isang higanteng alimango sa harap ng kanyang mga mata. Tumakbo agad ang pulis sa sasakyan. Ngunit dalawa lang ang paa niya. Paano siya nakikipagkumpetensya sa isang walong paa na alimango? Di nagtagal ay nahuli siya ng alimango. At hindi makatakas sa kanyang madugong pananampalataya. Pagkatapos, ang alimango ay napunta kay Melissa. Tinulungan siya nitong basagin ang cuff. At sinira ang kotse ng pulisya. Inuwi ng alimango si Melissa pagkatapos nito. Ang pulisya na sumunod ay nakita ang bangkay ng kanyang kasamahan. Tumawag siya para sa militar. At sinabi sa kanila na magdala ng isang tank doon. Tumayo si Melissa sa harap ng alimango upang protektahan ito. Sinabi niya na kaibigan ang alimango. Sila, syempre, hindi ito bumili. Akala nila siya ang hostage ng alimango. Sinamantala ni Sheriff. Upang iligtas siya. Patuloy na pinaputok ng pulisya ang alimango. Ngunit ang shell nito ay napakahirap. Na hindi matagumpay ang mga bala. Nakatayo lang si Melissa at pinapanood ang alimango na napunta sa ilog. Tumawag ang opisyal ng pulisya sa sasakyang panghimpapawid. Upang sirain ang alimango na ito. Nang marinig ni Melissa ang balita, siya ay malungkot. Sinabi niya kay Sheriff ang tungkol sa kanya at ang alimango. Naantig si Sheriff sa kanilang kwento. Kanina pa itinapon ni Sheriff ang shell. Sa ilog. Nang dumating ang sasakyang panghimpapawid at sinimulang sirain ang lahat. Nakita nila ang shell ng alimango na lumulutang sa tubig. Akala ng lahat ay namatay ang alimango. Ngunit ito ay sa katunayan ay perpektong malusog. At niyakap ni Melissa. Nagtatapos ang pelikula dito. Ang pelikulang ito ay uri ng hindi makatutuhanang. Kahit na ang CGI nito ay malawak na pinahahalagahan. Mukhang ang mga pangangailangan ng tao upang maprotektahan ang kapaligiran ng mas mabuti. At itigil ang pagpapalim sa mga hayop ng stimulant. O kung hindi man ay magiging higanteng mga halimaw sila. Kung ang isang higanteng alimango ay nakatayo sa harap mo, papahirahin mo ba ito o gumawa ng lugaw dito?